meron tayong ilang medals dito. 7 medals at meron din tayong mga tatlong trophy na nandun sa likod. So, meron din tayong mga bib ito. So, pag sasamahin natin, gagawa tayo ng DIY frame. Yun, good day mga kalaspag! So, sa video po natin ngayon na magagawin po natin, ay may share ako sa inyo na DIY framing ng ating mga medal. Kasi napansin ko, medyo sa ilang mga 2 years ko na rin nagsasali, nag-join sa mga marathon, ITT challenge, or other biking race. Medyo nagkaroon tayo ng mga ilang medals and bib. So may nakita akong idea, nakita ko lang actually ito sa isang kaibigan ko na sumasali rin sa mga marathon. At na-i-frame niya yung kanyang mga medals. So, napansin ko, so pakita ko sa inyo yung aking naipon na rin ng mga ilang medals and bibs na nakuha natin sa ating mga sinalihang mga race or mga events. So meron tayo sa dito ngayon, pakita ko sa inyo, meron tayong ilang medals dito, 7 medals at meron din tayong mga tatlong trophy na nandun sa likod. So meron din tayong mga bib ito. So pag sasamahin natin, gagawa tayo ng DIY frame para ma-display natin ng maayos ang ating mga medals sa mga race and events. So meron tayong mga ilang bibs dito, mga 7 or 8 bibs. At saka ito sa mga ibang events pa to, sa road race. At yung bago lang na nagawa natin is itong ITT challenge. So ngayon, napag-isipan kong gawing simula yung paggawa natin ng DIY medal frame, itong sinalihang kong 21.1 kilometer half marathon na natapos natin ng mga halos kulang-kulang ng mga 3 oras ata yan. So, yan yung first time kong sinalihan na race sa running, sa marathon. So, ito yung bib niya. So, ngayon, yan muna yung medal na gagamitin natin. So, itatabi muna natin tong iba kasi kailangan din natin ng bumili ng frame. So, ang kailangan nating material, may nabili akong frame. So, ito yung nakuha kong frame kahapon. Actually, dalawa yung binili kong frame kasi hindi ako sigurado kung magkakash siya sa malaki o sa maliit. So, sinubukan ko itong maliit. Ayan, ganito. Medyo masikip. Tsaka sobra-sobra yung ano, dito dapat yan. Ganyan. Tapos, kung meron kang mga information dito lalagay, pwede naman. Kaya lang, parang hindi siya ganun kaano, medyo wala siyang frame, tsaka masikip. Kaya ang gagamitin ko muna ngayon, itong malaking frame na nakuha natin. Buti na lang may nabili na ako isang malaki, isang maliit. So dito ko ilalagay yung medal, ganyan. And then, dito lalagay tayo ng isang box na pwedeng lagyan ng picture. Yung actual picture natin nung sumalong race. So, dito natin ilalagay yon. Tapos, kunting information lang kung ilang oras natin natapos dito sa baba. And then, dito sa taas naman yung bib. So, yun. Ganun lang yung gagawin natin. Napakasimple lang. Kailangan lang natin ng picture frame. Tapos, yung bib number natin. Tsaka yung medal at yung picture na ilalagay natin dito. And yung brief description or information lang ilalagay natin. Yung time, yung place, event, date. Okay? So, yun. Samahan niyo ako sa DIY natin ng ating medal frame display. Yan. So, una, meron tayong, ito yung napili ko munang gawin, yung half marathon, kasi ito talaga yung mamatay-matay ako bago ko ma-finish yung marathon na yan. And, ito yung ating bib number. So, buksan natin yung ating frame. Tingnan natin. So, magandahan lang sa frame na to dahil acrylic or plastic lang yung pinaka-ano niya. So, medyo flexible. So, yun. Buksan natin yung ating cover sa likod. Ayan. Buksan natin itong mga to. Para makita natin yung... Ayan. So, ito yung magiging cover niya. So, yun. Tabi muna natin to. Ngayon, lagay natin ko dito. So, ito yung magiging lagayan natin.
So ngayon, kailangan natin gumawa ng paglalagyan natin ng ating picture at saka medal. So meron tayong parang cardboard. Itong paglalagyan natin. Kakat lang natin ito. Ayan. So kailangan lang natin i-cut. Lalagyan ng ating bib. So, ang gagawin natin, gagawa tayo ng simple yan, ganyan. Dapat nasa center. So, copy natin. So, dapat center pa sa center to. Yan. So, ganyan. Ngayon, ang gagawin natin, kailangan natin gumawa ng gawa tayo ng parang frame na maliit. So, gawa tayo ng konting opening. Butasan, bubutasan naman natin ito. Yan. Bubutasan na natin. So, ito, dito sa papasok. Ganyan. And then, gagawa ulit tayo ng butas para sa ating medal naman. So, i-request natin yung medal dito kasi papasok natin siya. Gagawa tayo ng maliit na pagpapasukan ng ating medal. So, dito. Dito. Papasukan lang ng ating strap. Dito natin ipapasok. Gagawa na lang ng maliit na butas. At dyan natin ipapasok. So gagawa tayo ng opening. Dito. Para pasukan natin yung medal. Para paglagyan natin ng medal. Yan. So ngayon, meron tayong picture. Ito yung guide lang to na 3R size ng picture. So dito natin ilalagay yung picture kasi dito prepresto yung medal. And then dito natin ilalagay yung picture. So ngayon, magagawa tayo ng outline. Bubutasan ulit natin ito para paglagyan natin ng picture. So, yung picture natin, dito siya papasok. So, ganun ang palalabasan niya. Natin is dito yung papasok. Ganyan. So dito na hintay natin ipasok dito yung ating medal dito. Sakto. Pili tayo ng ilang parts na maganda tingnan. Ganon ang kalalabasan ng ating medal. Tapos dito yung picture. And then dito yung... Ayan! That's it! Kaya lang, dahil wala tayong double-sided tape, improvise na lang tayo ng duct tape. Gawa tayo ng parang double-sided. Ilagay natin siya sa bahaging ito.
nilagay na natin yung ating medal. So, ang gagawin natin ngayon is ilagay din yung ating picture, yung ating number sa likod. So, mangyayari ganyan. So, para hindi siya matanggal-tanggal, gagawin natin, lagyan na lang natin ng scotch tape. Diba? Simple. Yung bawat side para and then lagyan din natin sa kabilang side. Pwede kayong gumamit ng kahit anong cardboard na pwede nga nung kaya lang ito lang talaga yung nakita ko sa mga school supply ng mga bata. So ngayon hanapan natin ang paraan na maitago natin ito, matupi natin. So ang gagawin natin, iti-tape natin siya para hindi siya gumagalaw. Ayan. So ngayon dahil wala pa tayong picture, so kunwari ito muna yung picture natin. Ito muna, blablanko lang natin. Ito na yung magiging ano natin. Sasan na yung ano. Ito yung naka-frame ng sticker. Ayan. Lagayin na natin yung ating crystal cover. So, nakalagay na siya. Saka naman natin ilagay yung ating ngayon dahil wala pa tayong picture, blanco muna siya. Ganyan muna yung magiging kalalabasan ng ating frame. And that's it. So yun, ganyan. Pwede na siyang ihang sa ating picture frame. So yun, meron tayong isa. So ito okay na to. Ang ganitong frame okay na siya. So yun, ganito na. Meron na akong isang picture frame na sa ating first marathon. So meron pa akong isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampu. Sampu at meron tayong tatlo ata dyan walang mga medal. So meron pa tayong natitira na 6 medal kailangan natin ilagay sa frame. So yun, ganun lang kasi simple mag-arrange or maggawa ng DIY picture frame. So yun mga kalaspag, ganun lang kasimple. At may nakuha kayong idea para ma-organize natin ang ating mga naipon na mga medals natin sa ating mga race events na nasalihan. Ito yung mga memorabilia natin, mga souvenir na ating mga trainings, ang ating mga sinalihang mga events. So ayun, okay na. So pwede nyo rin i-organize yung mga medals nyo sa tagay ng taraan. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Inhinyarong Bike Yan. At marami pa tayong gagawin ng mga DIY quick tips para sa ating mga newbie. Sa biking. Thank you! Ayan, so ganyan ang kalalabasan.